garment of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bilas na Panginoon sa inyong mabuti at makalapasan Lord sa inyong mga pray. This night, Lord, na amoy na ako ng mga pagkatalibahagi ng mga salita po at ang pagkaliwis sa ito at isa mga pahali sa ating patuloy dahil ang mga pagkakas sa mga pagkakas. Ang mga pagkakas, this night, Amen. Amen. Okay, baka po ito. Hey, good evening. Good evening. Okay, good lang po tayo. Ganda lang tayo. Napaganda itong mga passage na ito. Anong nangyari? So last time, ay nagulit yung feeding of the 4,000. Okay, natapos tayo sa mga hypocrisy. So di ba tapos lahat yan, no? Sa Matthew 20, sa mga bro, the hypocrisy chapter. Okay, so pero dito nadaanan natin yung leaven or leaven ng policy. Okay, yan yung kanilang kanilang bulo. Okay? And then, yun, basically. So kasi, kanina lang, nag-uusap tayo, diba? Sabi ko, yan. Marami nag-play church lang eh. Sabi ko, brother naman, Jake, pray mo. Kasi nag-dalawin sa akin dyan, sabi ko, pray mo. Tapos to, isa yung sa mga hindi ko makakalimutan pinag-pray ko na seryoso, talagang matagal matagal. Kasi nga, doon pa pala mag-umpisa eh. Kasi na ako kasi okay din naman, sakto lang naman din yung gospel. Na naman mahalong yung beses ko pinag-dalawin ang Panginoon eh. Tapos yun, tama nga yun. Ang isa sa mga una talaga, yung church. Diyan ka malating. So ito mga nariwin natin sa office, sa labas. Nandun na lang yun eh. Minsan, hindi na magpapatuloy yung marami. Nakalungkot. No? Sa mga niluluto kang sermon yung ating worldly words. Para sa mga savior, para malating sa ito tayo talaga ng maraming rewards sa laki. Isa pa yun sa ina-abuse ngayon eh, di ba? May mga nasabi nung, kaya yung mga Kristiyano tamad kasi hindi pinag-uusapan yung rewards. Para bagang hindi, mas mahal tayo ng Diyos, langit na tayo, okay na. Hindi ganun eh. So, kaya marami ka mababasa sa Bible, pag hindi mo alam yun, malilito ka. Sabi mo, okay na yun, basta sa langit, pantay. Hindi pantay-pantay sa langit. Ang reward sa langit, hindi pantay-pantay. So, sino yung masipag, mas maraming rewards. Yung matapat, nagsikap, yung mga talagang maraming giniba para sa Panginoon, mas marami rin yung reward yun. Pag na-persecute ka, sabi ng Panginoon, magpatalong ka. Pasaya. Kasi hindi yun ang nangyayari kung kanina lang. Okay? Kasi ang talagang pinapersecute, yung talagang nag-giniba. Okay? Ano? Yung gano'n ng iba, yung reward sa heaven. Oo, bali yun. Hindi reward ng heaven, regalo yun. Okay? Eric, ang reward sa atin, yung additional dun sa pagiging anak mo ng Diyos. Yung i-enjoy mo sa langit. So, even sa minute nyo, actually. Diba? So, thank you nyo. Next time nyo. Pero, ayan. So, ngayon, ayan. So, itong napaka-importante tanong. No? Again, si ang Panginoong Jesus ay teacher siya, di ba? Mga preaching natin, the master teacher. So siya ay nagtuturo sa paraan na hindi basta-basta. So nung mga panahon namin high school, yung mga hinahanga kami teacher eh. Bakit magaling? Ano masabi magaling yung teacher mo? Pag natututo ka. Natututo ka? Kasi natututo ka naman kahit. Kasi may leso naman kaya kahit hindi magaling.
Yung naalala ko magaling magturo niya, yung medyo komplikadong konsepto, pinapasimple niya. Isa yun. Minsan di makakalimutan kasi hindi dahil sa kanya, hindi ka mayroon sa mag-aaral. Okay? Hindi po katawa. Okay din yung minsan. Pero hindi ganun ako ngayon. Ganun naging teacher. Pero katawa. Hindi namin makalimutan. Pero actually, medyo magaling din yan. Kasama yan, even sa mga preacher, isa kasama yan, pag yung sakto yung pasok ng ano eh, di ba? Punchline, okay? Right? So, pero yung Panginoon, nagtuturo siya sa paraan na talagang, ano, pwede naman natin gayahin. Okay? So, ito nga yun. So, nagtatanong, isa sa mga style niya, na style rin natin, sa tama yun, nagtatanong siya, di ba? Kasi pag tinatanong ka, alam mo, hindi ka basta-basta dapat ang lumulutang yung utang mo. Nag-monologue na yung preacher dito. Ikaw, wala na, naiwanan ka na. Naiwanan ka ng friend, di ba? Hindi ka makahabol. So pag nagtanong ngayon, ano ang nangyayari? So kala mo, hindi ka alam. Talaga may nag-engage ka. Uy, kailangan mag-isip. Tanongin. Okay? So madalas ginagawa ng Panginoon yan. So ano tanong niya dito? Okay? So, so madalas nagtatanong sa kanya yung mga disipulo, siya naman yung tanong niya. So sabi dito, he asked his disciples, saying, so lahat tinanong ha, whom do men say that I, the Son of Man, am? So actually sinabi niya doon, Son of Man siya. Okay, so Son of God din siya. Son of Man din siya. Okay? Pero ang importante, bakit? Sino? Sa palagay niyo ako? Or actually, yung mga ibang tao. Anong palagay sa akin ng ibang tao? Sino ako? Anong pagkakakilala nyo sa akin? Sino ba ako sa kanila? Yan, di ba? Bakit importante yung tanong na yun? So, alam niyo yung mga, kahit sa leader, politician, di ba? Anong tanong yun? Nagpapakilala, ano siya mino? Gusto niyong makilala. Kaya sa showbiz naman, minsan kahit pangit naman, nakilala sa kalokohan, nakilala, di ba? Yung mga naaasaw na sa TV. Ako nung siyempre, bata ka, wala, wala ka na yung mga panood, nakatuwa ka. Pero pag gano'n, nakakasuka na rin pala, no? Pag dito na naman to, kahit papakomi na naman, yung pala, kaya lang yung gusto, di ba? Kasi sa mga sinasabi lagi nila is para makilala sila. Bakit? Kasi pag nakilala ka, eh, wala kang sinabi, di ba? Pag nakilala ka, ano, madalas ka na mag-appear, tapos, ano, sa kanya ka na din. Lang. Nakapera din, minsan yan. So yung pagkilala ka, okay yun. Exposure na doon. Pero ang Panginoon, especially, siya yung dapat makilala ng tao. Kaya importante yan nung yarin to. Ano ba, nakikilala ba ako ng tao? Na kung sino ako? Okay? No, actually, ako yan, sabihin dito na huwag pakireveal. Kasi yung panahon nito, hindi pa niya gustong ma-reveal. Malantad siya ng gusto. Bakit kaya? Hindi pa timing. Yung lagi niya sinasabi, my hour is not yet come. Meron siyang time, may timing siya. So tayo, napaka-importante sa atin yung timing. Okay, kailan ang mag-aasawa. Diba, importante yun. No? Kailan ako... yung talaga ano eh, pagpapakasal. Kailan ako ilipat ng babaw. Kailan ang mag-aabot ng pastor. So yung timing, importante. So si Jesus, ganun. Pero ito, tinatanong niya na, anong pagkakilala sa atin? Pwede mo na ilang mga sagot. Oh, ito muna, no? And some, and they said, okay, hindi sinabi ko sino, pero yung balik sabi, some say that thou art John the Baptist. Okay? So si John the Baptist ay isang propeta, siya yung last na talaga major prophet. Okay? Hindi nagit na paano. So, kasi nga, nakita sa kay Jesus, yung kung ano yung spirito na kay John the Baptist, pareho lang, eh, preacher, matapang, may sabi yung katotohanan, ganun. So, parang, namatay si John the Baptist, parang may pumalit, parang ganun. So, alam yung mga preacher, dapat ganun. Kaya ako sa mga Kristiyano, yung hindi natin binibida yung sarili natin. Okay? Okay na yung makita nila yung Panginoon sa atin. Hindi kaya dapat yung sarili yung identity. Importante yun. Actually, magkakaroon ka rin talaga na sa identity. Pero, ang sinisigap natin, yung image natin ay palamig natin sa Diyos. Amen? So, yun si John the Baptist. So, may panahon na talaga sumigat siya. Talaga napakapangyarihan
preacher according to the Bible. Sabi na, yung iba naman, yung iba, John the Baptist, yung iba, ikaw siguro si Elijah, Elias. Elijah, ang ilalamin naman si Elijah. Opo. Kasi kaya laging nagpe-preach about Elijah. No? Ano yung mga ginawang Elijah, di ba? Seven, ano yan eh. Seven mighty works. Mga miracle. So, siyempre, yung stop yung rain, ano pa? Papaba ng apoy. At hindi lang, maraming beses yun. Ah, dinabi yung Jordan, River. Ano ba? Ano na lang? Pumunta ko, yung ano, woman at salapat, di ba? Hindi siya yung buto. Sayon. Okay? So bakit sila? Kasi matapang ni si Elijah. Yung panahon niya, talagang nilabanan niya yung wicked king. Saka yung reyna, di ba? Hindi ba naman si Jeremiah? O sino ba si Jeremiah? Kasi sa mga paborito ko ngayon, kasi nung nakilala ko yan, yung si Shana, naging lalaki yan, Jeremiah yan. Kasi naging babae, isa pa ko lang babae. Kasi Jeremiah siya, napakatapang. Ha? Ilang beses siyang nakulong. Bunte, hindi ka napakulong sa pamilya niya, sa pinosipo. Kasi maraming galing sa mga. Tsaka siya yung, sa kailangan siya, weeping prophet daw yan. Si Jesus kasi ilang beses si Jesus, umiyak, diba? Para sa kanyang mga babayan. Okay? Or one of the prophets. Okay, so ano na-accomplish niya doon? Kaya ako, nagtatanong ako sa sige, isa siya, kahit kung bilang na tayo, diba? So, importante na nalalaman ko kung ano yung iniisip niyo. Ang laban ng puso niyo. Kasi, part yun ang buhay nung nag-ano kami. So, yun na doon. Yung assessment. So, in-assess sila, pinag-examine sila ng dalawang araw na yun. Yung natapos eh. Assessment yun. Ang dami nun. Lahat ng nalalaman eh. In-assess ng school para alam kung saan silang gusto nila. So, ganun din. Bawat isa sa atin. Lahat ng dumadala dito, yung mga sinusoluhin natin sa labas. Assessment agad yan. Ang soluhin din. Anong church mo? Ligtas ka na ba? Kristiyano ka ba? Sa palagay mo Kristiyano ka, siguraduhin ko bang talaga sigurado mo kasi baka hindi. Joke time kasi yun ang labanan yun eh. Pinifeed sila, basta ligtas ka na. Alam tayo lahat ng Diyos. So ikaw hindi ka na magbibigdip. No? Pag nagtanong nga sa'yo, ligtas ka na ba? Sige. Hindi. Pag hindi, sayang yung opportunity. Okay? So ganun ang ilalang Panginoon, kung tinanong sila, sino ba ako sa palagay ng ibang tao? Nagkaroon na ng idea ang Panginoon yung sa mga niisip kung kahit itong mga tayo nag-follow sa Kanya, kung dati makita niya sa mga lumabas sa bibig ng mga disipulo, ano yung tingin niya sa Kanya? Actually, dito, for this part nito, ibang tao. Pero yun nga, pinaloob niya ngayon, okay, yan ang tingin sa atin ng ibang tao, sa akin. Eh kayo naman, okay, sabi niya dyan, hindi siya natin din, but whom say he that I am? So para sa kanila, Elijah, the Baptist, Elijah, Jeremiah, at yung propeta. Pero sa inyo, para sa inyo, sino ako? Yun yung next niyang tanong. So naging personal, di ba nakita niyo yan? From kung ano yung sinasabi ng iba, ang tao kasi pag may iniiwasan, naalaman mo yan eh. Yung mga magiging member na sobrang ano eh. So, basta talaga medyo sa kota, tawag na sa kota. Minsan, kung may problema siya, di naman yung muna. Depende, iba-iba yung ano eh. Ako, hindi ako masyadong nag-ano kay Basto kasi nga, medyo may ano ako. Inaalam ko rin yung guest na ako dapat. Pero na-appreciate ko, medyo matagal na ako. Ako siya na-appreciate. Yan. So ngayon, para sa inyo, sino ang Panginoon? Okay? Tanong nyo yan, sarili nyo. Sino si Jesus sa inyo? Religious figure na siya yung uso sa Pilipinas and therefore siya na, gano'n yun, huwag tayong mag-ala kasi Kristiyano tayo. Maraming tayo natanong parang gano'n lang yan ang bilik. Doon tayo tinitake advantage natin yun kasi kahit na paano, kilala si Jesus ang Bible sa Pilipinas. Pero, hindi kasi sinisigurado natin bawat isa mga tao may cover natin na bigyan tayo pagkakataon. Okay? Importanteng malaman nila natin, okay, mga kabataan ko, sino si Jesus? O hindi siya basta religious figure lang, may Buddha sila kami, may Jesus. Hindi ganun. No? Parang ginagawa ng ano,
Sa China daw, may Superman din sila kasi mayroong Superman sa US. Sa China, may Superman din sila. Mga gano'n, gaya-gaya lang. Tapos yung Pilipino, ano sa atin? Captain Marvel. Kasi mayroong may ganda, mayroong may ganda. Hindi gano'n. Okay? If Jesus claims, or Jesus who, kung sino man in-claim niya siya, sabi ito, Son of Man. No? Kung totoong siya ay anak ng Diyos, anak ng tao, at siya ay Panginoon, at siya ay hari, malaking deal yun, hindi yung basta-basta. Okay, ganito yun. Kaya sa dami ng claim yung sarili niya, dalawa lang daw yun, either loko-loko siya or totoo siya. Kasi hindi siya pagkakamalang ano lang eh, yung ibang kumaplacing lang, alam niya yung kumaplacing. Yung hindi niya sabihin ganito siya, pero hindi ko yung sasabihin ganyan, papa. Diba, pansin na pansin mo yan sa mga tao eh, mga Kristiyano din. Pag hindi nila lang niya sabihin nila, hindi ako pag yun sinasakyan mo na lang, kahit paano. At least, ina-attach niya or ina-affiliate niya sa sarili niya si Christianity, hindi siya okay lang eh. Pero kung pansin-pansin ko yan, yung mga gusto lang mag-ano eh. Gusto lang makipilaman. Kasi hindi na lang sinasabi nila, at saka hindi na claim. Ganito ang sinabi ng salita ng Diyos, hindi mo kaklayo kasi hindi niya naalam eh. Hindi siya ganun ka-confident. Hindi niya alam na yung sinabi ng Diyos kasi hindi niya maalam, basically. Ganun din sa atin, pag mag-share tayo, ligtas ka naman pagkatapos ng presentation, di ba? Marami doon, especially mga bata talaga na medyo pure. Pero marami rin na hindi eh. Pero yung mga pure talaga, sabihin mo po, medyo natatawa, medyo masaya sila. Pag naintindihan nila, sinabi ng salita ng Diyos, naniwala talaga sila sa Diyos, eh nagtiwala sila, tumawag pa sila sa pangalan ng Panginoon, ano ka na ngayon? Ligtas na po. Pero iba yung mga tinutulong ang dinarin, okay? Kaya ito sinabi niya ngayon, sino ako ngayon para sa inyo? Tanong nila sa sarili, hindi ko na kayo tatanungin ngayong gabi. Sino ba si Jesus sa'yo? Kailangan mo lang maniwala sa kanya kasi magagaling yung tatay mo or something. Or talaga naintindihan mo na siya yung anak ng Diyos. So, kaya dito, si Peter na lang yung sumagot no, para sa kanila. Ngayon kasi sila sabi ng Panginoon, ni Peter, sorry. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the Living God. So yun ay declaration. Alam ng mga Hudyo na ang Kristo ay darating ang Messiah. From the time of Adam and Eve ngayon, di ba? Genesis 15, then sa kay Moses, there shall be come a prophet like unto me, then shall, ano sabi doon? Sabi doon, papasunodin kayo. At ang hindi sumunod sa kanya, ay paglalagyan, parang yung sinabi doon eh. Pero, maniniwala kayo sa kanya, hindi lahat. Pero yun yung prophecy ni Moses. Okay, so, kaya big deal to nung pinofess ni Simon Peter na ikaw na nga yung Kristo. Okay, kasi yung hinahanap nga nila Kristo dyan, yung political power, yung walang duda eh. Pero ito nakita natin, hindi ganun. Yung pagpapakilala niya at yung pagkilala sa kanya ng mga tao, parang sa panahon pa natin, ganito rin. Actually, kahit ang napagana sa Genesis, di ba, maalala nyo? And men began to call upon the name of the Lord. Sabi nung si Enos ay naging preacher, I believe. Pero lahat ba naniwala sa Diyos? Hindi rin. Kasi i-believe, ganun nga ang faith. Hindi ka pwede magkaroon ng tunay na faith kung wala kang pagkakataon at kakayanan na mag-reject. Ganun lagi. Kaya yung iba, huwag kayong magulat, yung iba mag-reject. Normal yun. Ganun yung playing field na sinet sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo binigyan ng yung mga miracle, yung mga witnesses, pero hindi rin yung nag-pitsa ko na maniniwala yan kasi sa nakita nila, si Cristo ay ito. Hindi. Laging may doubt na matitira. Okay? So yun, so yung declaration dito ni Peter ay tama ba o mali? Sabi nyo, kasaya natin. And Jesus answered and said, Blessed thou art thou. So natuwa siya, no? So kinomend siya. Okay? So, malinaw yung pag kinomend ka, tama yung sagot mo, di ba? Sinasabi, pero na to. Sumagot siya, very good. Tama kaya yun o hindi? Siyempre tama. So sabi dito, pinagpala ka, Simon. No, bakit? Kasi, for flesh and blood hath not revealed
it unto thee. Ano sabihin nun, mga bata? So pag sinabing reveal, nagpa-unawa o nagpakita, basically. Pero dito, obviously, may tanong siya. So yung pang-unawa na nakilala niya, kinilala niya si Jesus bilang the Messiah or the Christ, ang sabi ng Panginoon, hindi basta lang tao lang yan. Hindi eh. No? Even at this time, ang dami natin nakita ang mirang ilan ba naniwala? Hindi. Diba? Nag-aalisan pa kayo ba eh. Sinabi lang niya siya yung tinapay. Diba? So, tayo din ngayon, no? Bawat ano, solve natin, kaya excited tayo lagi dyan. Di ba dyan, di ba naniwala? Pero pag may naniwala, amen. Another person, no? Nanapala tayo sa Panginoon, maliligtas. At ligtas na nga talaga. Kaya sabi dito, ha? Katulad sabi sa Jen din, di ba? Not of the will of the flesh, not of the will of man, but of God. Kung na-born again ka, hindi ka loobal lang ng tao yan na ito, gagaling ako ito, share ko ito, kaya-kaya ko ito. Sigurado ko, ligtas ito. Right? Hindi mo masabi yun. Okay? So pag naligtas yan, niloob na ng Panginoon yan. Kaya sabi nyo, for flesh and blood that not revealed it unto thee. So even yung mga ligtas na ngayon, may mga pwede tayong malaman na yung iba, hindi natin malalaman, yung iba sa atin. Either wala ka pa dun, hindi yung maintindihan. So, kung maintindihan mo yung mga bagay na spiritual na talagang malalim, o yung mga bagay na importante, sabi doon, ang Panginoon din ang mag-reveal sa'yo. Kaya sa mga pagkakataon na ganito, salamat nga, naka-attend nga. Na-challenge din kayo. Kasi kayo yun eh. Wala na kaya, bata pa ako eh. May bilang mo siguro, hindi mo masabi yan. May time na kakailanganin mo yan. Ngayon nga, si Jamie may naliligaw na pala. Nako. Iisipin mo yan. Ano pa namin ko? May nang maniniwala. Kung hindi ka handa, ano yung mga sabi niyo nun? Malakas ka. Kung hindi ka, nagtapat sa Diyos. Ito, kahit ito, mga anak ng pastor. Ah, sigurado na ako. Ganyan. Sa Diyos, ito, nagbubula. Ito, anak ng pastor, kaya dapat. Kasi tao lang din yan. Hindi pwedeng yung shortcutin yan, okay? Mahirap yan kasi five-step hindi makinugan. Ayun nga. Kaya abang sabi ng Panginoon, nalilinis kayo sa mga salita na kayo na nalilinig yan. So, ganun din naman to. Sa time na to, ang unang nagsalita si Simon, yung sabihin, sa kanya nilibid, di ba? At iba na nag-follow na rin. Okay, so sino daw si Jesus ngayon? Siya ang Kristo, tandaan niya. Dahil even kahit masyadong office na yan, meron pa rin mga loko-loko na alibasa na bibigyan ng platform, tinawag na pastor. Iniiba nila yan. May nagkasabi yun, hindi raw Jesus ang pangalan ni Jesus. Yeshua daw. Iniiba naman, yun nga, hindi raw siya Messiah. Messiah lang siya ng mundyo. Yung mga ganang bagay, kalokohan yan, okay? Kaya sabi nito, so, kinikilala niyo pa Panginoon bilang Kristo? Amen. Kilalanin nyo siya. Yun yun, labanan yan. Pag napunta ka sa mga ibang parte ng mundo, okay, yung mga audio, sabi, sino ba si Jesus? Ay, naku, invento lang yan. Pero actually, dinasabihin kung hindi siya totoo, kasi nga, alam nila na nabuhay talaga yan, kasi nga, kalaban nila yan. Dinasabihin na hindi siya nag-exist. Nasabihin nila, impostor, okay, ano sabi nila kay Jesus? Hindi siya Messiah. Okay. So, laban na yan, okay? Kaya sabi dito, nawa, Panginoon, ay ma-reveal sa akin. Hindi ka pa save, hindi pa na-reveal sa'yo. Pag ako ma-save ka, naman naya sa Panginoon, isa to sa mga na-reveal sa'yo. Pero, big deal to kasi nga, ang Panginoon ay tinuturo niya sa atin sa paraan na inalabas niya, di ba, na naalala niya lagi siya sabi ko sa'yo, yung mga hard case, nagawa natin, pag-silesya lang natin ang salita ng Diyos. Saka kahit sa pang mga ligtas na, may mga prinsipyo na hindi madaling tanggapin. Okay, yung pagbibigay sa church. Hindi madali yan. Kahit sabihin mong, ginagawa, hindi. Meron pa rin nakakaisip na, ano, meron kilala ngayon lang yung hindi na nangyawala sa tayo. So, diyan nang hirap. Kaya nagbibigay din sila. Anong pinagkaya? May person na binigay sa akin. Okay? So, why? So, ang pagtuturo ng Panginoon, pinapalabas niya sa bibig ng mismo tao. Okay, again, huwag mong pipilitin. Easy question ako naman ganun.
alalayan mo na mananampalataya din siya ngayon yung midweek. Okay. Ngayon, may oras pa tayo. Sabi dito, and I say also unto thee. Okay, so medyo na-focus kay Simon kasi nga pinakita niyo yung pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya pwede ang pag-alaman matagal ito eh, si Peter. No? Kung paano siya na-convert. So, hindi pa nga ito eh. Pero, yung pananampalataya yung pinakita dito na pinunounce niya si Jesus na Messiah, sabi niya dyan, natuwa ang Panginoon. Kaya sabi dyan, thou art Peter. Okay? So again, ang pangalan ni Peter ko muna is ni Peter, no? Simon. Simon or Cephas. Or let Simon, yun nga, Bar-Jonah. Son of Jonas. Okay? Pero kayo ang nag-surname sa kanya ng Peter, para si John the Baptist, bakit baptism ang kanyang ano, natag sa pangalan niya? Kasi doon siya nakilala eh, Baptist ko. Okay? Si Peter ngayon, nakilala siya being Peter or Cephas. O bato to, matindi to. Okay? Matapang to or founded upon the rock din siya, no? Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan dito, medyo address natin ang mga tipa, diba? Kasi ang Catholic, nangyiguloy niya sa ibang Catholic, pinasa ko yan sa kanyang ulo ko dito. Kasi yan, si Peter daw kalang unang po, at nakita niyo naman, diba? Si Peter yung rock. Kaya dapat, galing tayo kay Peter, siya ang leader, ang Catholic galing sa Peter, therefore, kami yung ano, tama, ganun eh. Hindi makalimutan niya kasi may bumili ako ng ano, mga time na nagpapakaspiritual na ako. Uso pa CD na eh. Bumili ako CD. The greatest story ever told. Ha? Mga pinapalabas pa niya, mahal na araw. Hindi ko makakalimutan sabi doon, hindi pinapanood ko. Itong tagpo na to, sabi ba naman ng Jesus nung pili ka nila na long hair na mistaken. Sabi na, Peter! You are the rock! Ay, Catholic ko na. Well, hindi ba sabi ito? Ito sabi, yun ba sinabi? Tignan natin, sabi dito, thou art Peter. Okay? Pero hindi siya nagsimula doon kasi nagsimula siya dito sa tanong niya, di ba? Nung siya tinanong niya kung sino siya para sa ibang tao, tsaka para sa mga disipulo. Sumagot si Simon ng tama, ikaw yung Kristo. Okay? Ngayon sinasabi sa Bible na about prophecies kay Jesus, sa Messiah, sabi doon, yung the cornerstone, the chief cornerstone. At yung cornerstone na i-reject ng mga builders. So ang interpretation doon is si Jesus yung cornerstone, yung mga master builder, yung mga ojo. Okay? Kasi sila yung sa kanila na binigay, no? Mag-build na kayo, ito na yung cornerstone. Dito kayo magsimula. Ay Jesus being the rock. Okay? Pero nireject siya. Kaya malinaw dito, sabi rin sa Bible, wala nang ibang rock. Okay? Hanapin nga natin yung sa Isaiah. Hanapin natin ha. Okay. May sabi si Deuteronomy, he is the rock. Sino so, ang Panginoon yun. Okay? His work is perfect. For all his ways are judgment and God of truth, and without iniquity, just and right is he. At tinutukoy dyan si Jesus ang Diyos. Okay? Siya ang bato. Okay? Hindi yung batong maliit, ha? Again, pag sa rock yan, yung madalas yan, tinutukoy dyan, kasi Jerusalem, eh. Bundok. Okay? Yung sabihin ko, yung pwede mong tayoan ng isang city, o ng isang bahay. Malaki. Sa Isaiah, yung gusto kong makita, eh. Sabi dito sa Isaiah. Yeah, pwede rin ito sa Psalms 18. Sabi dito, for who is our God? For who is God? Save the Lord. Sino ang Diyos kundi ang Panginoon? Walang ibang Diyos kundi ang Panginoon. Sabi niya. And who is Allah? Save our God. Okay, so wala na daw bato or yung nilutukoy kasi dyan yung foundation. Yung siya yung paglalagakan mo, siya yung pagtatayuan mo, kung anong gusto mo tayo. Okay? So, kailan lang. Okay, ayan, binabasa ang panandulang pala sa ano. Yung may inisip ako eh. May mga lugar na mas magandang pagtayuan, di ba? Ng bahay. Ayun, kasi nakita ka kami sa Palanyake. Maganda ba itong place na po? Okay naman, dahil magandang bahay.
Pero hindi lahat ng place pare-pareho. Yung bahay, hindi ko gustong yung ano doon. At tayo ng bahay. Eh sabi dito, sino yung rock kung hindi ikaw ang Diyos? Okay, paulit-ulit siya, no? God's rock parang sinasabi. Sabi dyan sa Psalms 42, I will say unto God, my rock. So paulit-ulit, okay? The rock of my strength, my refuge is in God. Okay, Psalm 62, Psalm 68. And you remember that God was their rock. Okay, now, may ibang rock. So, ito yung foundation mo, ito yung babalikan mo, ito yung masasandalan mo, pwede mong paglaglag ka na, dito ka ulit mag-umpisa, pwede gano'n. Okay? Kaya sabi dito, and you remember that God was their rock and the high God, their redeemer. So, lagi yung paulit-ulit. Ito naman sa self, ganun din, I shall cry unto me, thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Psalms 94, but the Lord is my defense and my God is the rock of my refuge. So, isa lang yung tinutukoy doon pag hirabi siyang bato, siya yung matibay na pundasyon. Okay? So, ganun din sa Isaiah. Ito na, because thou hast forgotten the God of thy salvation, he has not been mindful of the rock of thy strength. So, ganun din. So, ito yung Lord at Samuel pala. First Samuel 2, there is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. So yung sabihin, yung rock talaga, napundasyon nila, tatakbuhan nila, ang Diyos. Ngayon, ano sinabi ni Jesus? Pwede ba maging Peter yung rock? Pwede, tao lang si Peter eh. Kaya anong sinabi, pansinin nyo dyan, sabi nyo dyan, blessed daw, Simon Barjona, pinagpala ka, okay? Pero bakit ka pinagpala? Kasi nga, yung pinaka-topic dito, si Jesus. Okay, inatanong niya, di ba? Sino ba ako? Sino ako para sa iba? Ito ka. Sino ba ako para sa inyo? Ito ka. Ikaw, Misaya. Ikaw, Kristo. Okay? Kaya hindi sila lumayo doon sa top na yun. Ang pinag-usapan nila, si Jesus. Kaya kung sinabi dyan, na, thou art Peter and upon this rock. Hindi si Peter yun. Sino nga yung rock of thy salvation, refuge? It is God. Okay? Kaya yung rock dyan is Jesus. Okay? Sabi niya, and I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Tandaan niya yan. Pagod ko rin inaalala kasi nga baka tinitingnan ako, baka mali yung baptist eh. Baka tayo yung Catholic. Yung medyo andun pa ako sa ano. Umahatid natin pala ako sa baptist. So pwede pa ako bumalik. Nasa kali. Diba? Pero hindi eh. Ang ganda ng paliwanag eh. Nung pastor na nakalimutan ko ng sino. So what you are doing? Matthew 7. Ano yan? Matthew 7:24. And therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. And the rest said it, and the flood came. Oh, yeah. So, sino yung rock dyan? Yung sa, dito yung mga sanglibutan na lumuguho, yung mga pinapain sa itan. Okay. Magiging ano ka, successful ka ngayon, showbiz ka. Okay? Ang laki na kita dyan. Kristiyano ko eh. Huwag yan. Hindi, dito na ako. So, una, sikat ka. Bandang muli, pinagdabaw ko natin. Malaos ka rin. Hindi, totoo eh. So, ano yung rock dyan? Sino yung rock dyan? Ganun din. Diba? Eh, sabi niya, basahin mo nila. And the rain descended. And then, before that. He that believeth on me, di ba sabi? Will I liken to a man that founded... I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man. Diba? So, kung maniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, okay, ang sabi ng ating John 17:17, sanctify them with thy truth, thy word is truth. Okay? So yung sinasabi ng Panginoon, yun ang paniwalaan mo. May mga time kasi na mayroon ka sa palagay mo tama eh, no? Proverbs, ano yun, nakalimutan mo na naman. Yung sinasabi doon, there is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof is the ways of death.
So, kala mo sa ngayon, totoo, kaso, okay, pag medyo mas natuto ka, experiences, mali pala ako. Kala ko kahit pare-pareho lang yung Bible, kala ko pare-pareho lang yung church. May isang church dito, may isang church dito, pareho lang. Pareho lang sila may Jesus, pareho lang sila may Bible, magkaiba ka lang yung Bible. Diba? Pareho lang yan. Hindi. Yung preaching, nagagaya din. Diba? Tingnan mo paano nagsimula yan, saan papunta yan. Diba? Punta din yung pastor yun, baka nagpastor yun, baka sa pera lang. Diba? Yun. So, kaya nung sinabi niya dito, ako nagtayo ng church, Peter, okay? Ako nagtayo, sa kanya kasi na yun, sa ring niya. Siya yung rock. Kaya ngayon, ito kahit yung early churches, eh walang bonggang churches nun. Parang ganito yun. Magkikita sila, ang nagbabayin lang sa kanila, pareho pariniwala sa Panginoon, sa totoong Diyos. Yun na yun. Meron, salamat sa Panginoon. Pag wala, ako yan. Matuloy lang. Hindi tayo magkukumbayin. Ang church niya, hindi maganda. Pag yung tao yan, nagbibigay ng mga dahilan na wala sa Bible, gusto ko kasi, convenient, malapit sa mall, mga ganun. May mga umatid na artista. Ang ganun lang dahilan nun, ako. Questionable siya, di ba? Okay? Kaya hanga ako sa tao na ano eh. Nung time na yun, ako, hindi naman nakakasarili ko. Pero, yun ang prayer ko eh, di ba? Mangin ko nga sa inyo. Pag-pray mo yung church, yun ang pinag-pray ko, so hinintay kong ilid ako ng Panginoon. After how many months yun, or almost a year lang, nasa ako pa lang ng series. No? Na nauna akong nakatin doon sa Pentecostal nga ng kumbira, 30 minutes lang agad. Isip ko, makikigaya ba ako, ano? Parang pinapayang daw isang mga... Parang mali yun eh. Sino ko? Hindi, parang sa... Parang mali eh, di ba? Inobserva ko lang sila. Siyempre, hindi ako nag-judge, wala pa akong alam. Pero ramdam ko parang hindi sila yata ganun. Yata ganun. Saka yung time na ganyan lang sa Catholic na ganun, mga Christmas. Parang hindi, hindi yung time. Nung na-invite ako dito, pero actually mas impressed ako dun sa preacher doon kasi yung talihin na eh. Dito kay Pastor dito, panay sigaw. Hindi ko nagustuhan ng muna. hindi ko gusto yung ganun. Nung time na yun kasi hindi ko pa naintindihan na okay pala yun. Ganun yung preaching, according to the Bible. Diba, lift up your voice like a trumpet. Ang sabi sa mo, stop with the faith. Okay, so ano nangyari? So pag nakita mo daw yung tinayo ng Panginoon na church, ano nabi mo doon? Diba? Yung binasabad. Doon ka, magtayo din na, itatayo mo. Ano ba tinatayo mo sa buhay mo? Kapatid mo, yung buhay mo, yung pamilya mo. Okay? So may, ano yun, sa mong pagkakatiwala na church. Hindi, actually wala namang balak magtagal sa church. Something's wrong with you, di ba? Kung talaga seryosong pananampalataya, magpalit ka na lang ilang trabaho. Magpalit ng asawa, pero kahit magunari lang, ganun. Mas importante pa rin yung church. Yung totoo. Mas importante pa rin yung church. Kasi hindi mo pwede sabihin lumago ka dyan na mapalit-palit ka. Again, hindi masama yung pag nakita mo talaga ng ano. Yung church na to, nag-iba na. Iba na yung gusto nila. Okay, huwag ka namang alis agad. Maghanap ko muna ng better church. Bumibigyan ng excuse. Pero pag nakita ang better church, ito kasi hindi ka na lumalago, napipigilan ka pa, nagdududa ka pa sa pastor kung bakit nagpastor, mga ganun. Ba't hindi ka alis? Okay lang yun kasi ang Panginoon naman ang chief shepherd. The gates of hell, ito yung patuloy niya, yung gates of hell, siya lang prevail again. So meron na sinabi sa Bible, sa Revelation na, yung ibang churches, nawawala na yung pagka-church. Pwede yun. Pag hindi sila nagkapat, nag-produce na sila, okay, ginamit sila ng Diyos for how many years, decades. Pero pag hindi sila nagtapat, sabi ng Panginoon, I will remove the candlestick. Ano yung candlestick? Sabi doon, the candlestick is the church. So ikaw, andyan pa yung tao, andyan pa yung palasyo. Pero pag inalis na ng Diyos yung candlestick dyan, hindi na kay church. No? Social club na kayo. Okay. So yun yung nakakatakot na... Fellowship. Fellowship na lang kayo.
Ayan. Yung nga, social club, masaya ba yun eh? Hindi, diba? Nag-gather pa rin kayo, masaya pa rin kayo. May Bible dito rin kayo. Nag-title kayo sa video, pero hindi na kayo church. Okay, mag-gayon. Okay? So, time na. Tapusin nyo lang dito kasi importante ito eh. Pero medyo malalim pa lang ito. Kaya balikan na lang natin next time, okay? Yes. So, basahin nyo rin yan para yan, may sabihin ng peace, kingdom, basta may sabihin yung shall be bound in heaven. What we shall bind in earth shall be bound in heaven. Medyo malalim yan. Kaya umpisa natin lang kasama. Amen. Amen. Nakitindihan nyo ba? Amen. Hindi na mula ko ang church. Parang kung diloko, Panginoon, kung ligtas ka, hindi ka ligtas, I believe, kung joke time sa'yo yung gospel. Amen? Amen. Ganun din ang church, namatay siya para sa church. Hindi joke yan. Mas marami kami sa inyo. Kaya naman, yan, yung nabasa lang sa Facebook. At kayo, hindi naman kayo. Kami ang pinagpala ng Diyos, kami marami kasi kami. Hindi pagpunti, ano, kulto yan. Oo, no, baliktad, di ba? Sa Bible, sabi sa Bible. Kulto yung marami. Ayun, tunay, 120 nga lang sila. Dami na naligtas, pinakain nila 5,000 tapos 4,000. So, dami naligtas. Pero nung persecution time na, nagkalasan. Okay? Yung persecution? So, persecution, yung inuusig yung inaasal kayo. Minsan, napakulong. Ginagawa kayo ng masama. Basically, na wala na kayo ginawa masama. Okay, persecution. Okay, let's pray. Paano nga, salamat. Bago sa sa mga attendance, na pagpalaan yung isang mag-regatala dito rin, ay mong po ang pagpalaan yung mga pagpapaunawa sa amin dahil ang nawa, exactly, Lord, yung Diyo nila sa Ukraine na kapatuloy kami, yung part namin na kapanalaan, Panginoon, magkiwala akong at the same time, yung doing part na then, to read your word, to fellowship, to fellow believers, Lord, pagsikap na ang kapanan ng kalooban, pasalamat sa kaligtasan ko na mo, especially yung nagkataan ng mga ng mga Panginoon words, kaya sa nakabuti ang Panginoon, may mga reward na mga Panginoon. So, kaya na kayo kayo. Salamat pa ako sa kaligtasan sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you.